sabihin ninyo mang Panginoon na kilain ang kanyang ngalan. Purin siya ay awitan at papurihan mang pakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda at ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, kakilain ang kanyang ngalan. Purin siya ay awitan at papurihan mang pakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tayo'y magpuri at magalak sa linggong ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng Santo Niño. Kung titingnan niyo po ang larawan ng Santo Niño, isa sa kanyang kamay ay nakahawak sa isang bola. Ito po ay ang globo o ang mundo. Ibig sabihin, hawak ng Diyos sa kanyang palad ang ating buhay, ang sangkatauhan, ang sansinukob. Kahit na larawan ng isang maliit na bata, may kapangyarihan pa rin ang Diyos. At pinapaalalahanan tayo sa Ebanghelyo na kung hindi tayo magiging kamukha ng mga maliliit na bata, hindi tayo mapapabilang at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, hindi tayo para sa mundong ito, pero para tayo sa Diyos. Bakit ba tayo ay nalulungkot, napapagod, nawawala minsan sa buhay? Dahil nakakalimutan natin, ang buhay na ito ay para sa Diyos lamang. Pag inaangkin natin ang buhay na ito, pagkala natin ang ating buhay ay para lang kumita, magkaroon ng kapangyarihan, para magkaroon ng sarap, tayo ay nawawala at tayo ay magwawala. Nawawala ang kapayapaan sa ating buhay, dito nababawas ang ating tuwa at galak. Mga kapatid, sumunod tayo muli sa ating Panginoon at tayo ay magpabasbas sa Kanya. Sa mga pagkakataon na hindi natin inuna ang Diyos sa ating buhay, hilingin muli natin ang Kanyang awa at pagpapatawad para tayo ay makita muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa iyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo, mga kapatid, na ako ipinalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Ang inoon naming Diyos, Hari ng Langit, Amang magpapangyarihan, ang Ginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama na Espiritu. Salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos, na totoo ay naging sanggol nung siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbaban sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malawo ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang namamahala sa atin. Siya ang kahanga-angang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan, malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan, ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran. Ngayon at magpakailanman, isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay.
sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo, yahong angad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambulo. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilika ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at inihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya ta kayo ng Espiritu, ng karunungan, at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyong silang suwayin, sapagkat sa mga katulad nito ay naghahari ang Diyos."
Ito ang tandaan niyo, ang sinuman hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa pinaghaharian niya. At kinanlong ni Jesus ang mga bata at pinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, magandang araw po muli sa inyong lahat at blessed Sunday po sa inyong lahat. Tayo po ay nagagalak dahil ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng Santo Niño. At tayo po mga Pilipino, napakalalim ng ating debosyon sa Santo Niño. Dahil isa sa mga unang larawan na nakarating sa ating bansa, ang larawan ng Santo Niño. Ito po ay isang regalo na binigay kay Raja Humabon at sa kanyang asawa noong sila ay mabinyagan bilang mga Kristiyano. Pakaraming mga milagro ang nangyari at naranasan ng mga tao dahil po sa Santo Niño. Ako din po ay meron akong personal na naranasan na himala dahil sa aking pagdedebosyon at pananalangin sa Santo Niño. Kaya kung kayo po ay meron ding debosyon sa Santo Niño, ipagpatuloy niyo po at naway ang ating dasal at dalangin maging mas mabuti at maging mas banal tayo sa pamamagitan ng ating pagdarasal, pananalangin at pananampalataya sa Diyos. Amen? Ang tanong ko lang po sa inyo, sino po ba sa inyo ang gustong tinatawag na matanda? Di ba wala? Kahit na alam po natin na matanda na tayo, kayo po ay mga senior na, isa sa mga pinakaayaw po natin narinig yan sa ibang tao ay ang tanda niya. Nagagalit tayo, naiinis tayo. Sino po yung mga gusto lang na matawag na matanda? Yung mga humihingi ng discount. Hindi po ba? Pero kung wala naman pinag-uusapan na makakalibre ka o makakabawas sa iyong babayaran, ayaw po natin na tinatawag o tinitignan bilang isang matanda. E ako lang nga po, nung puminsan, meron po lumapit sa akin, sabi niya, Father, ang bata niyo lang po pala, no? Bakit po sa TV, itsura po kayong matanda? Father, hulaan ko po kung ilang taon na kayo. Sige nga po, sabi ko dito sa babae, ilang taon na po ako? Siguro po, Father, mga 50 years old na po kayo. Sabi ko po, pumikit po ako, nagdasal, Panginoon, salamat po, mabait ako. Kung hindi, nilibing ko na yung matandang ito, sabi ko, no? Kasi po, 30 years old pa lang po ako noon. Tapos sasabihan ako, 50 na daw ako. Sino bang hindi maiinis at magagalit? Di po ba? Kasi ang tingin natin sa mga matatanda ay malungkot. Ang isip natin, pag tumatanda ka, pumapangit ka. Di po ba? Kaya nga po, ayaw natin na tinatawag tayong matanda. Ayaw natin nakikita tayo bilang mga tumatanda. Kaya naman po kung ano-ano yung ginagawa ng napakarami sa atin para mag-itsurang bata, para wag kaawaan at para gumanda-ganda. Hindi po ba? Kamukha po nung isang kwento nung minsan, meron din pong isang matandang babae pumunta dun sa doktor. Sinabihan siya, Dok, po ba yung magagawa niyo sa akin para mag-itsurang bata ako muli? So sinulat po lahat ng doktor ang kailangan gawin. Kailangan niyang pa-facelift, mariritoke yung kanyang ilong, no? Buburahin po yung kanyang kilay, lalagyan ng bagong kilay, aayusin yung kanyang panga, magpapa-liposuction siya. No? Pagkatapos po ay tinanong naman ng babae, sabi niya, Dok, magkano naman po ang gagastusin nito? Sinulat po ng doktor, kinumpute niya, sinulat niya, ito po, misis. At pagkakita po, nabigla, ito pong babae, mahigit po 1,000,000. Kaya sabi po nitong babae, Dok, wala na po bang mas mura dyan? Eh, sumulat po itong doktor, binigay sa misis, 20 pesos. Bah, Dok, yan po yung gusto ko. Ano po yan? Sabi po ng doktor, misis, bumili na lang kayo ng chupon. Sipsipin nyo, magmumukha kayong baby. No? Yun yung mas mura. Pero hindi po ba mga kapatid, di naman ibig sabihin, pag nag-itsura kang bata, ay magiging feeling bata ka muli. Mas mahalaga po sa atin yung karanasan na parang bata ka muli kesa dun sa itsura kang bata.
magkaiba yung itsura doon sa nararamdaman at nararanasan. At yan yung isang nakakalungkot na katotohanan sa ating lahat, na napakarami sa atin nung bata ay nagmadaling tumanda, pero nung tumanda sila, sila po ay nananaginip, nangangarap at inaasam na maging bata muli. Napakarami po sa atin gusto agad-agad magkaroon ng pera. Kaya naman, anong ginawa? Sinakripisyo nilang kanilang lakas, ang kanilang kalusugan, ang kanilang pagkabata para magkaroon ng kayamanan. Pero anong nangyari? Nung nagkaroon ng kayamanan at kapangyarihan, nung umangat na sa buhay, ano po ang hinahanap? Gustong maibalik ang dating lakas, gustong maibalik ang dating kalusugan, gustong bumalik sa pagkabata. Mga kapatid, hindi na po natin maibabalik ang panahon. Hindi na natin maibabalik ang dating itsura. Pero posible pa rin ang maranasan natin ang maging bata muli. At yan din po ang paanyaya sa atin ng Ebanghelyo. Actually, it is a command of Jesus to become like little children. Not by appearance, but with our behavior, with our disposition, with how we act, with how we talk, with how we live our lives. Dahil ano po ang sabi ng ating Panginoon? Kung tayo daw po ay magiging mga maliliit na bata, tayo ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos. At makikita nyo naman po sa Ebanghelyo, sino po ang mga binasbasan ng ating Panginoon? Ang mga maliliit na bata. Napakarami po sa atin, di ba? Yan yung inaasam, yan yung hinahanap sa buhay, that we would feel blessed. We are trying to find God's blessing. At binibigyan po tayo ng pamamaraan ng Diyos. Paano ikaw ay pagpalain ng Diyos? Maging kang maliit na bata sa harapan ng Diyos. Pero yun po yung tanong, how can we become like little children? Well, we follow the example of these people who approached the Lord. Sila po ay nagpaakay kay Jesus. Sila po ay nagpayakap, sila ay nagpabuhat sa Kanya. Di po ba? Yan po yung ugali ng isang maliit na bata. Pansinin niyo po, pag meron po kayong alagang maliit na bata, sila po ay palaging nagpapabuhat, nagpapayakap, nagpapaakay sa inyo. My dear friends, we become like little children if we allow God to embrace us, if we allow God to carry us, to take us into His loving arms. Huwag po kayong mahiya. Kahit na po tayo ay matanda na, pwede pa rin tayong yakapin, akayin at buhati ng Diyos. Di po ba yan ang pangako ni Yahweh? Kung mababasa niyo po sa libro ni Propeta Isaias, that even in your old age, I will carry you. Bakit hindi tayo nagpapaakay sa Diyos? To ay dahil sa ating katigasan ng ulo. Pag tayo ay nabubuhay sa pagkakasala, when we try to live life independently, far from God. Pero tingnan niyo po kung ano yung nagiging epekto pag tayo ay lumalayo sa Diyos. When we assert our own freedom, pag gusto natin na tayo ay malaya, mag-isa, kala po natin nagiging madali ang ating buhay. Pero hindi po ba, dyan lang nagiging mas mabigat at mas mahirap ang ating karanasan. Mga kapatid, napapagod po tayong lahat. Mga kapatid, nahihirapan tayo minsan sa buhay. Kapatid, minsan tayo ay nalilito, naliligaw. Minsan hindi natin alam kung anong ating gagawin. Tayo ay dumadaan sa mga ganitong karanasan. Tayo ay pinapaalalahanan. Hindi ka namang kailangan mag-isa. Lumapit ka, bumalik ka sa Diyos, magpaakay ka, maging ka maliit na bata. At manunumbalik ang iyong lakas, manunumbalik ang iyong tuwa, at mapupuno ka ng kapayapaan. Kita niyo po, binibigyan tayo ng halimbawa ng Diyos. Kahit na Diyos siya, siya'y dumaan sa pagkabata. Dahil ano po ba ang tinuturo nito sa atin? Na hindi tayo magiging ganap na tao kung hindi tayo dadaan sa ating pagkabata. To become fully human, we must embrace our childhood. Nakita po nila sa psychology na yung mga tao na nagkaroon ng traumatic childhood, pagtanda po nila, naging abusado sila. People who had a sad childhood have become dysfunctional people. Totoo po, yung mga iba na dumaan sa isang malungkot na pagkabata,
dahil sa iba't ibang masasakit na karanasan. Maaaring bata pa lang po sila. Sila ay pinarusahan. Di ko po alam sa inyo kung meron bang mga iba na pinaluhod sa munggo o nilagay sa sako, tinali. Maaaring yung mga iba, pinalo. Meron po mga iba, habang sila ay lumalaki, palagi silang pinapagalitan, minumura. Meron din po mga iba, nakakalungkot man sabihin, sila po ay iniwan. Sila po ay pilit na pina-abort, pinamigay. O maaaring bata pa lang sila dahil po agad namatay ang kanilang mga magulang, napilitan silang magtrabaho na agad. Nagkaroon ng malaking responsibilidad para alagaan ang kanilang mga kapatid. Wala silang choice. Wala silang mapili kung hindi kailangan nilang lumaki agad to take the role of becoming parents to their siblings. Kung minsan, yan po ay nakakasugat sa damdamin ng isang tao. Pag ang isang tao ay nakaranas ng kalungkutan nung siya'y bata pa, dinadala po niya yan hanggang pagtanda niya. And sometimes, people believe that when they were hurt as little children, that nobody loves them. Di po ba? Nung tayo mga maliliit na bata, kung tayo'y nasaktan, pagtanda niya, yan yung naiisip niya, na walang taong nagmamahal sa kanya. Kaya naman, siya'y nakakasakit sa iba. Yan ang dinadala na sakit at lungkot ng ibang tao. Pero mga kapatid, hindi naman natin kailangan dalhin yan. Kung hanggang ngayon, hindi mo makalimutan ang masakit na kahapon, alay natin sa Diyos. Bumalik ka sa Panginoon. At tandaan mo, merong isang nagmamahal sa iyo. Ang Diyos. Nandiyan ang Diyos, hindi ka iniiwan. Nandiyan ang Diyos hanggang ngayon, balikan mo ang iyong nakalipas. Tingnan mo ang mga napakaraming grasya at pagpapala na binigay niya sa iyo, na hindi nagkulang ang Diyos habang ikaw ay tumatanda. Kung kailangan mo, makakatanggap sa iyo, yayakap sa iyo, nandiyan ang Diyos. Handa kang tanggapin, handa kang tulungan, handa kang palakasin. May ginawa po silang pag-aaral, isang statistics. Hinanap po nila sino mga pinakamabait na bata sa buong mundo. At alam niyo po kung ano yung nadiskubre nila, ano yung naging resulta. Ang mga pinakamabait na bata po ay yung mga anak na mga Eskimo doon po sa Alaska. Ang tanong, bakit po naging napakabait na mga batang ito? Kasi po, ang mga magulang na Eskimo, hindi po nila sinisigawan yung kanilang mga anak. Ang paniniwala po ng mga magulang na Eskimo, hindi mo kailangan pagalitan ang bata para tumino ito. Merong mabuting paraan para disiplinahin ang bata. Nauunawaan po ng magulang na Eskimo na ang bata hindi pa buo ang kanyang kaisipan. Kaya nga po, pag nagkakamali ang bata, agad pinagsasabihan ng mabuti, inaalalayan, niyayakap, hindi po nila sinisigawan. Napakagandang aral po nun, no? Na may epekto po ang masamang salita sa atin. Pero kung gusto mo rin magkaroon ng mabuting bunga ang buhay mo ngayon, kailangan kang makinig sa mabuting salita. At ang salita ng Diyos, nagkatawang tao. Gusto mo magkaroon ng mabuting bunga, resulta, ang iyong buhay, pumunta ka sa salita na nagkatawang tao, si Jesus. Mga kapatid, aghihintay ang Diyos sa atin. Nagkamali ka man, meron kang masamang pinagdadaanan, hindi ka huhusgahan ng Diyos. Sa halip, papatawarin at papatawarin kanya. Nauunawaan ng Panginoon ang iyong pinagdaanan. Dahil pinagdaanan din niya yan. Minsan din siya naging bata at nakaranas din siya ng mga pagsubok at paghihirap. Kaya huwag tayong mag-alangan, huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala. Nandiyan ang Diyos na naghihintay sa atin para tayo'y muling yakapin at pagpalain. Amen. Amen.
maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawahan mo kami, Jesus, maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawahan mo kami, Jesus. Sa'yo, Panginoon, kami nag-aalay, tinapay ng sakit, hapdi at lungkot. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagdiriwan namin sa kapistahan ng Madalasanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain. At ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa niyang mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. At ang anak mong di naiiba sa amin, siya'y pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya at ang iyong salita at ang iyong sarili, aming nakikita. Sa pamamagitan niya at ng iyong pag-ibig ay kahali-hali na, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus, tayo'y magkaisa manalangin sa pamamagitan ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa Hiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Nang mga kasalanan.
kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa inyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapagpagaling sa iyo. Patawarin ninyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan pang kaluluwa. Isipin po natin at ipagdasal ngayon ang mga kapatid nating may sakit o kapansanan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing sila'y nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa nila ang kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat na ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabangan mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na sinilang na mahal na birhen ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Iyuko niyo ang iyong mga ulo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Itulot nawa ng Diyos na magkaroon kayo ng pagpapahalaga sa mga kabataan tungo sa ikabubuti ng simbahan at lipunan. Amen. Gawin niya nawa kayong mga natatanging kasangkapan sa pagpapataguyod ng kapakanan at pag-unlad ng kabataan ng ating bayan. Amen. Gantimpalaan nawa ng buhay na walang hanggan ng iyong mga pagsisikap. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos
Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.